Mabaging aming dakilang amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong banal na salita, naunan po namin kung gaano katakila ang inyong pag-ibig tungo sa amin na ipinakita ka sa cross. Kaya kami po ay miserableng makasalanan, kayo po ay pumarito sa mundong ito upang pasanin ang cross. Sa pangitan ng inyong sakripisyo, natubos na po yung lahat ng aming kasalanan. Sa pangitan ng pagtanang ng inyong banal na dugo doon po sa cross. Kaya ngayon narotin po dahil sa inyong biyaya na natanggap po namin, kami po ay nakatipon sa inyong harapan upang purihin ang inyong pangalan, tapos upang makinin ang inyong salita ng paulit dito sa galing sa inyong banal na kasulatan. Kaya pakigabay niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong banal na Espiritu. Pakibuksan niyo po yung aming isip, puso sa pangitan ng inyong biyaya. Meron po kaming mga plano para sa Bible seminar sa bawat cell group. Pakibigyan mo kami ng inyong kalakasan, karunungan, ang kapangyarihan upang tuparin ang inyong banal na mission para sa inyong kaluwalhatian. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, ang aming Panginoon. Amen. Okay po, buksan po natin ang Biblia. Unang Juan po, chapter 5, verse 4. Kitang-kita na po yung screen. Okay na po ba? Yung screen po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang sinuman ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanibutan, ito ang takumpay na dumadaig sa sanibutan, ang ating pananampalataya. Ay. Sapagkat ang sinuman ipinanganak ng Diyos, sinumang ipinanganak ng Diyos, sino po sila? Tayo pala. Tayo pala. Ipinanganak tayo ng Diyos. Tama po? Sa pangitan ng salita ng Diyos. Okay. Sa English, ano po? Born again. Dito po, whatever is born of God, whatever is born of God, overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith. Victory. Kumusta po kayo? Okay naman po. Kumusta po? Mga ilang kapatid hindi nakikita. Kumusta po ang inyong isang linggo? Ayos na po? Ayos na? Okay na? Ano po yung pamumuhay natin, ano? Basta mahirap. Tama po. Pagod. Mahirap tsaka pagod. Ano po? Palaging pagod. Ano? Kaya kahit ligtas na po tayo ayon sa verse na ito, nasa mundo pa rin tayo. Tama po, nasa mundo pa rin tayo. Kaya kung nasa mundo pa rin tayo, meron pong mga tukso, meron pong mga pagsubok, meron pong mga ano po, paghihirap, meron pong sakit. Nakita ko mga ilang kapatiran na may ubo, sipon. May ubo ba kayo, sipon? Wala na. Walang COVID. Wala na yung COVID. Kaya kung nandito po tayo sa mundong ito, palagi po tayong may iba't ibang problema. Tama po? Kaya kung hindi pa tayo ligtas, talagang ano po, palagi tayong malulungkot.
dahil sa iba't ibang problema. Kaya kung malulungkot sila, saan sila pupunta? May inuman, karaoke, mo ano na. Tapos mga sugar, mga barkada, no? Kasi malulungkot sila, no? Palagi pagod na daw, mas stress. Yung pang kalagayan ng mga miserableng mundong ito, miserableng mundo. Kasi walang kapayapaan sa kanilang puso, walang pag-asa sa kanilang puso, hindi nila alam kung ano ang tamang direksyon. Hindi nila alam nasa tamang direksyon sila. So wala pong mga yung kasiguruduhan sa kanilang puso na tama ba yung buhay ko o hindi, no? Basta tayo po ay pinanganak sa mundong ito, walang magagawa, tuloy-tuloy lang hanggang sa makakaya. Yun po ang yun pang isip ng mga hindi ligtas sa kadiliman. Pero sa kanila, meron pong yung biyaya o ng Diyos tuloy-tuloy sa kanila para tawag ng Diyos sa kanila para bumalik sila sa Panginoon. Kaya isa sa kanila, tayo po ay naligtas sa bandang uli. Kaya kahit papaano, ngayon araw din po, kahit meron po tayong mga iba't ibang problema, meron po tayong pag-asa na hindi nakbabago patungo sa kanyang kaharian. Kaya po, sapagkat ang sino man ipinanganak ng Diyos ay dumadaik sa sanibutan. Ito ang dakumpay na dumadaik sa sanibutan. So, ang ating pananampalataya. Kaya darating ang Panginoon Jesus. Ngayon, meron pong mga parang giyera sa pagitan ng Diyos at saka masamang espiritu. Sa ginna nila, nandun po yung mga kaluluwa. Kaya ano pong giyerang ito? Sa Panginoon naman upang iligtas yung mga kaluluwa. Sa masamang espiritu naman upang tuksuhin ang mga kaluluwa. Naintindihan po? Kaya nasa gira po tayo. Pero dahil sa sakripisyo ng Panginoon Jesus, maraming kaluluwa ay naligtas, tayo din po ay naligtas. Sa bandang huli, yung masamang espiritu, mo tinatawa ito ay Satanas, itatapon ng Diyos doon sa impero, no, sa bandang huli. Dahil siya po ay muling mabuhay mula sa kamatayan. Pagkatapos, siya po ay nag-sacrifice doon sa cross para sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya siya po ay dumaik na sa sanibutan. Eh dahil sa kanya, meron po tayong pag-asa. Kung hindi po siya dumaik sa sanibutan, wala na po yung pag-asa sa atin. Then, basta, pero ngunit siya pa'y dumaik sa sanibutan sa pangitan ng cross. Kaya po, meron po tayong pag-asa. Tapos, darating po siya bilang isang hari na dakumpay sa giyera na ito. Kaya po, mga kapatiran, kaya mahirap po tayo sa mundong ito. Tandaan po natin, tayo po ay pinanganak ng Diyos. Tapos, tayo po ay bahagi ng kanyang takumpay. Tapos, walang impossible sa kanya. Kaya paminsan, ang Panginoon ay hindi pa nakikita. Kaya yung tayo sa yung mga nakikitang bagay, paminsan nalulungkot po tayo, paminsan nakatakot tayo dahil sa mga nakikitang bagay.
Pero gaya ng alam nyo, maraming bagay sa mundong ito ay hindi po nakikita, no? Kung dahil sa nakikitang bagay lang, kung nalulungkot tayo, malulugi tayo sa ating buhay. Kasi yung nakikitang bagay ay hindi perpekto kaysa scientifically, kaysa science, no? Kaysa hindi spiritual pa, kaysa science. Yung mga hindi nakikitang bagay, gaya ng COVID. COVID naman, hindi po nakikita, no? Kung nakikita pa lang, ay, nandito yung COVID, iwasan na lang, madali lang yun. Kasi hindi po ito nakikita, kaya medyo mahirap. Tapos yung mga hindi nakikitang bagay, mas malaking bagay. Kaysa scientifically, ang Diyos ay hindi nakikita. Nilikha ng Diyos ang mga nakikitang bagay ay hindi nakikita, tapos siya po mismo ay hindi nakikita. Sabi ng Diyos, yung mga hindi nakikitang bagay ay mas mahalaga, mas perpekto kaysa nakikitang bagay. Pero pasimula lamang, kasi yung mga dahil sa nakikitang bagay, maraming kaluluwa ay naliligaw. Kasi inisimila, kasi nakikita na naman, yung pang mas importante kaysa hindi nakikitang bagay. Yung pang maling pag-unawa tungkol sa yung mundo natin. Maling pag-unawa tungkol sa mundo natin. Kaya dahil ligtas na po tayo, naunan po natin na kay papano, yung hindi nakikitang bagay ay mas importante kaysa nakikitang bagay, tapos ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos nakikita po ba o hindi? Nakita niyo po ba ang Diyos? Makikita niyo po ang Diyos kung pagkatapos ng kamatayan, buhay pa kayo, kaya hindi niyo nakita ang Diyos. Kung nakita niyo po ang Diyos, multo na kayo. Kaya po, yung sanlibutan, sa loob ng sanlibutan, meron pong nakikitang bahagi, pero meron din pong hindi nakikitang bahagi sa loob ng sanlibutan. Kaya po, yung mga karaniwang tao naman, nalulungkot sila dahil sa yung mga, o nangatakot sila dahil sa mga nakikitang bagay. Pero tayo naman po, bilang isang ligtas, hindi tayo nalulungkot o nakatakot dahil sa yung nakikitang bagay, dahil meron po tayong pananampalataya sa katotohanan tungkol sa mga hindi nakikitang bagay. Kapaminsan, kung medyo mahina pa yung ating espiritu dahil sa yung mga nakikitang bagay, madali tayong nalulungkot, madali tayong nanghihina, madali tayong matatakot. Pero tandaan po natin, ang pangakong ito o yung katotohanan nito, sapagkat ang sino man ipinanganak ng Diyos ay dumadaik sa sanlibutan. Ito ang takumpay na dumadaik sa sanlibutan, yung ating pananampalataya sa Diyos, ating pagtitiwala sa Diyos, ang Panginoon Jesus. Siya po ay dumadaik sa mundong ito. Kaya kung yung mga nakikitang bagay ay mukhang malaki sa atin, kung mukhang malaki ang nakikitang bagay sa atin, ibig sabihin, yung ating pananampalataya, medyo maliit pa. Maliit pa yung ating pananampalataya. Kaya, yung mga nakikitang bagay, mukhang malaki po ito. Mga nakikitang bagay, mga problema sa mundong ito, mukhang ito po ay malaki. Kaya kung dumating na yung mga pagsubok, kung dumating na yung mga yung mga problema,
Kung manghihina po tayo, ibig sabihin, mukhang malaki po ang mga nakikitang bagay o problema sa sanibutan kaysa ating Panginoon. Kaya bakit minsan yung mundo natin mukhang malaki? Bakit yung mga mundo natin mukhang malaki sa atin? Nang mukhang malaki ang mundo natin sa atin pananaw, ibig sabihin kailangan natin yung ating palakasin, yung ating pananampalataya. Okay? Sa totoo lang, sino ang mas dakila? Ang mundong ito o ang Diyos? Sino pang mas dakila? Diyos, siya pang mas dakila, no? So lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala, ang kanyang control. Tama po ba? Tama po. Hindi tayo po ay pinanganak ng Diyos na dakila, na dumadaig sa sanibutan. Kaya sa ating pananaw, mukhang mahirap ang sitwasyon po natin. Sa totoo lang, hindi po ito talagang mahirap sa pananaw ng Diyos. Basta meron siyang kanyang kalooban tungo sa atin. Para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya paminsan, mga ilang kapatiran naliligaw dahil sa yung mga nakikitang bagay. Meron pong ganitong kaso doon sa Bible. Kaya meron pong mga umalis at pumunta sa mundong ito. Gaya ni, ano po? Pinsan ni Abraham? Rot. Nang si Abraham ay umalis mula sa kanyang bayan upang sundin ang kalooban ng Diyos, may sumama sa kay Abraham. Isa sa kanila ay Lot. Ang kalooban ng Diyos tungo sa kanila naman, tuloy-tuloy ka na doon sa lupain Kanaan. Pero mahirap daw yung pamumuhay doon. Kaya, nang nakita ni Lot ang Sodoma Gomora, yung Sodoma Gomora, yung alam po natin naman, yung Sodoma Gomora, masamang lugar, maraming kasalanan doon. Sodoma Gomora, anong kasalanan ang ginagawa nila? Anong kasalanan po? Sodoma Gomora. Alam niyo po, Sodoma Gomora, mga tatay, alam niyo po. Anong kasalanan na ginawa nila? Mga homosexuality, ano? Mga pakla, mga lesbian, tomboy, nandun po sila lahat, Sodoma Gomora. Buong lungsod, parang ganon. Meron pong ganitong lugar dito sa mundong ito. Maraming mga, parang yung pangama, parang town, isang town, buo sila. Lahat, ano po, mga tomboy, mga pakla, parang ganun po. Alam ko po yung ilang lugar, yung mayor nila ay, kahit dito sa Pilipinas, yung mayor nila ay pakla. Alam niyo po ba kung saan? Yung mayor nila ay pakla. Meron pong ganitong lugar din dito sa Pilipinas. Meron po ba dito yung mayor ang pakla? Meron po dito? Bisaya? Meron po? Wala. Hindi. Yung mayor nila ay pakla. Sodoma Gomora, lahat mo pakla, mga tomboy, parang ganon. Pero ang ganda po yung lugar nila, ang ganda. Kaya hindi niya alam ni Lord kung ano ang totoong situation, pero nakita niya sa malayong lugar, maganda, ang ganda yung lugar doon. Yung Amerika, USA, sa TV, ay ganda yung ano, yung pamumuhay nila. Ang ganda naman yung pamumuhay nila. Nakapunta pa kayo doon? Hindi pala. Mga ilang buwan nakapunta ako doon.
maganda po, pero mahirap yun. Pamumuhay doon. Mukhang maganda lang. Pero dahil sa nakikitang bagay, lumipas si Lot doon sa Sodoma Gomorrah, yung pangpasimula ng gulo sa kanila, no? Kasi maraming kasalanan doon. Sa Sodoma Gomorrah, maraming kasalanan. Kaya doon po sa Amerika, yung mga mayaman, sa mga mayaman, meron pong mga pakala, meron pong mga tomboy, sa mga mayaman, mga artista, mga mayaman. Gusto niya ba nagiging ganyan? Ngayon po, mo mayaman sila, mo mukhang mo malakas po sila. Pero yung pang nakikitang bagay, kumpara sa ibang tao, siguro mo mukhang mas okay po sila kumpara sa ibang tao. Pero kumpara sa Diyos, maliit lang po sila, maliit. Sa ating pananaw, meron pong mas malaking langgam, meron pong mas maliit na langgam. Tama po? Mga langgam po, langgam. Ano pang langgam? Ibon ba o langgam ba? Sa Tagalog, langgam. Maliit lang niyan. Ano? Tama po ba? Sa tao, sa panano ng tao, kahit anumang langgam, maliit lang. Yung ants lang yun. No? Pero sa kanila, meron pong mas malaki, meron pong mas maliit. No? Pero sa ating pananaw, lahat, langgam lang. No? Kaya, sana meron po tayong pananaw ng Diyos. Kaya anak tayo ng Diyos. Kaya po, meron po tayong pananaw ng Diyos. Sa pananaw ng Diyos, sa pananaw ng ating Ama, sa pananaw ng ating Ama, lahat, ano po, maliit lang yun. Maliit lang. Tama po? Kaya pansamantala, nandito po tayo, pansamantala. Kaya, alam ng Diyos, mahirap po tayo. Pero alam ng Diyos, meron po tayong pananampalataya. Kung tayo pa ay nagtitiwala sa Kanya, narasan po natin yung Kanyang kapangyarihan. Ano pa ang kalooban ng Diyos? Sana lumago tayo sa ating pananampalataya bago tayo pumapasok sa Kanyang kaharian. Okay? Ligtas na po tayo. Masaya. Pero yung ating Kristiyanong pamumuhay, medyo mahina pa. Sana bago tayo pagkapasok sa Kanyang kaharian bilang anak ng Diyos, lumago din po tayo sa ating pananampalataya. No? Para karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. No? Naintindihan po? Kaya dati yung isang halimbawa, kung ligtas na po tayo, spiritually, ano po tayo? Sanggor. Kung pumasok tayo sa langit kaagad, anong klase ng espiritu ay papasok? Sanggor. Siyempre, hindi po yun gusto nyo. Sana yung ating espiritu naging mas maayos. Naging lumaki na. Tama po ba? Dati maraming kasalanan sa ating buhay. Sa pamamagitan ng Kristiyanong pamumuhay, ayusin na lang lahat. Naging maayos na, parang anak ng Diyos talaga. Tayo, bago tayo nakapasok sa langit. Yun pa ang gusto ng Diyos. Siyempre, yun pa ang maganda para sa ating sarili din. Ano po? Naintindihan po? Kaya meron po tayong Kristiyanong pamumuhay. Kahit sa mundong ito, tandaan po natin, alam ng Diyos, tayong lahat ay mahirap. Pero meron po siyang banal na purpose. Meron po siyang mabuting layunin para sa ating kung bakit tuloy-tuloy pa tayo sa mundong ito. Okay? Kaya binigyan tayo ng Diyos, binigyan tayong lahat, hindi pinili ng kahit sino man, binili tayo ng lahat kung ligtas na po tayo, binigyan tayo ng lahat ng mga pagkakataon, mga chance para tayo pa ay lumago. May isang ligtas. Yung mga isang ligtas naman, hindi siya marunong, hindi siya matalino. Kaya, ikaw naman, agad na lang sa langit.
Hindi po ganyan, no? Ika naman, hindi mayaman, mo ano, ano na? Agad sa langit? Hindi po. Yung nakikita ang sitwasyon ay hindi po ito naging hadlangan sa Diyos. Yung sitwasyon nyo, hindi po yun nagiging, sa inyong pananaw, mahirap yung sitwasyon nyo, pero sa pananaw ng Diyos, hindi po yun naging hadlangan sa Kanya. Para lumago tayo, spiritual. Okay? Naintindihan po ba? Mahirap po yung ano, pastor. Oh, sa akin mahirap, pero sa Diyos, hindi. Kaya Isaiah chapter 41 verse 10 po. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah po. Isaiah, nasan yung Isaiah? Mga kaikaan, Ecclesiastes, ang awik ng mga awik, tapos Isaiah chapter 41. Verse 10, page 1063, no? Sa lumang tipan, 1063. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako ay Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ang aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Eh, huwag kang matakot sa pag-ay kasama mo, huwag kang mabalisa sa pag-ako ay Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ang aking tutulungan. Kaya ang Diyos ay hindi nakikita, pero palagi siyang kasama natin. Huwag kang mabalisa sapagkat ako ay Diyos mo. Okay? Kaya bago tayo pumasok sa kaharian ng Diyos, dapat natin sanain ang mga spiritual na bagay. Kaya ito pang panahon ng pagsasanay bilang isang ligtas, bilang anak ng Diyos. Kaya doon po sa lumang tipa, meron pong mga magandang halimbawa. Sino po? Si yung taong pananampalataya. Sino po yun? Si David. David po, David. Sinabi ng Diyos doon sa mga Gawa, chapter 13, verse 22, nang siya ay alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo, sinabi niya tungkol sa kanya, nagtapuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Isang lalaking kinagluluktan ng aking puso. Yung puso ni David, yung puso ng Diyos ay makaiba o makaparehas. Hello. Yung puso ni David, yung puso ng Diyos ay makaiba o makaparehas. Maka parehas tao, halos, no? Kaya nagtagpuan ko na si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinanuluktan ng puso ng Diyos na gagawa ng buong kalooban ko.
Gayong puso ng Diyos, puso ni David ay makaparehas. Yung panalo ng Diyos ay panalo ni David ay makaparehas. Yung si David ay mayroon pananaw ng Diyos. Kaya kung tinitingnan natin yung mga mundong ito sa pananaw ng Diyos, maging iba po ang ating isip, maging iba po yung ating puso. Ngayon, maraming mga concern, maraming mga alalahanin dahil sa mga giyera na ito. Pero tayo naman po, may alalahanin po tayo, pero alam po natin kung bakit ganon sa pananaw ng Diyos. Bakit po? Kasi malapit na yung katapusan. Tama po? Sa bandang huli, anong nangyari? Yung Russia ay attack sa anong bansa? Pilipinas? Saan po? Israel. Yan ang katapusan. Bago ito nangyari, ano pang nangyari? Sasama kayo sa gira? Sasama ba kayo sa gira o hindi? Ah, hindi po. Bakit po? Bakit po? Nasa Pilipinas kayo kaya? Ayun ang world war na, world war. Sa pamamagitan ng nuclear missiles. Kaya walang pinipili sa buong mundo. Kung meron po kayong mga nuclear war, lahat ng mundo ay damay na. Pero, ano po? Kukunin tayo ng Diyos. Tama po ba? Anong tawag ito? Anong tawag ito? Kukunin tayo ng Diyos. Rapture. No. Walang rapture dito sa Bible. Walang rapture pa. Pero yung kahulugan ng rapture ay malaking kasiyahan. No? Kasama ng Diyos. Yung pang pananaw ng Diyos. Si Noah din, si Noe, may pananaw ng Diyos. Darating ang paghuhukom sa tubig. Iligtas mo ang inyong sarili. Magsisi kayo, yung pang naging mensahe niya. Siya mismo ay humihiwalay sa mundong ito para tuparin ang kalooban ng Diyos. Tayo din po, meron din pong pananampalataya na ganyan. Sa detalyadong paraan sa ating buhay araw-araw, kailangan natin isabuhay ang pananampalataya. Si David po, sabi ng Diyos, natakpuan ko na si David. Hinahanap ng Diyos yung mga kagaya ng David. Hinahanap ng Diyos yung mga kaluluwa na nagkagaya ni David. Ngayon, karon din, ngayon din. Sana natakpuan ko na, sinabi ng Diyos, nakatuan ko na si sino-sino dito sa Cebu. Kaya isang lalaking kinagluluktan ng aking puso. Meron pala Brother Jesse dito, ano? Pero pangalan lang parehas. Yung puso po, ibig sabihin yung puso ang importante, hindi pangalan. Nagagawa ng buong kalooban ko. Okay? Kaya anong ginawa ni David? Doon po sa unang Samuel chapter 17, verse 23 hanggang 25. Unang Samuel chapter 17. Page 400, 29, verse 23. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, dumating ang pangunahing mandirigma, ang Filisteo, na ang taga-Gad, na ang pangalan ay Goliat ang pangalan mula sa hanay ng mga Filisteo. Sinabi ng gayon ding mga salita, gaya ng una, siya'y marini David.
nang nakita ng lahat ng mga Israelita ang lalaking yon, sila ay tumakas mula sa kanyang harapan, takot na takot. Sinabi ng mga Israelita, nakita na ba ninyo ang lalaking yon na umahon? Talagang umahon siya upang hamunin ang Israel. Ang lalaking makakapatay sa kanya ay ibibigyan daw ng hari ng malalaking kayamanan, ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae, magiging malaya sa Israel, Israel ang sambayan ng kanyang ama. Si ano po? Goliath, no? Kaya nakita nila yung higanteng taong ito, malaki daw siya, no? Higanteng tao. Mga yung antas niya umabot dito, no? Umabot siya dito. Ang taas. Lakas, no? Isang ano po, sundalo talaga na marunong, mandirigma. Hindi to pangkaran yung sundalo. Mahusay siya sa giyera. Mahusay. And nakita nila si Goliath, kay sino man, ano po, tumakas. Tumakas. Delikado na ito. Tumakas. Kasi mahaba ang sipat niya. Mahaba. Kahit si Saul, King Saul, hindi siya lumalapit sa kanya. Sabi niya, kung meron pong ano na, mga kahit sino man sa Israelita na dumaik sa kanya, bibigyan kita ng maraming mga iba't ibang bagay. Malaya sa Israel. Sa English po, malaya sa Israel, ibig sabihin, wala na yung tax na kailangan bayaran sa buong buhay mo. Tax po, taxes. Taxes po, tax. Wala na yung taxes, wala na yung ano po, bayaran sa lahat, libre. Parang ganon. Bibigyan pa rin yung anak niya. Mga mo, iba't ibang mga yaman, kayamanan. Pero walang sino man lumalapit kay Goliath kasi hindi na ito kaya sa pananaw nila. Kasi malaki po siya. Pero ano ang sinabi ni Goliath? Ay, sinabi ni David? Verse 26 hanggang 29, sinabi ni David sa mga lalaking makatayo sa tabi niya, ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Filisteong ito, makapag-alis ng kahihiyang ito sa Israel? Sapagkat sino ba itong hindi tuling Filisteo na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? Gayon ang gagawin sa lalaking makakapatay sa kanya, sabi ng hari. Yung ito po ang patotoo ni David. Ano po ang patotoo ni David? Sino ba itong hindi tuling Filisteo? Ibig sabihin, hindi siya bahagi ng sambayan ng Israel, na kayang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Siguro nagmumura siya, si Philes, yung kulya dito, nagmumura siya, nagsusumpa siya sa mga bansang Israel. Ah, yung Diyos mo, Diyos daw. Nagmumura siya. Tapos, ano na? Kaya po, nang narinig nila, medyo siyempre, hindi po ito maganda. Pero walang magagawa kasi malaki siya. Kaya si David naman po, naging mainit yung puso niya. Ano ba ito? Sino bang ito hindi tuling Filisteo na kanyang hahamunin ng mga hukbo ng Diyos na buhay? Yung pananaw niya, ano po yun? Saan siya nag-focus? Yung Goliath o ang Diyos? Yung focus niya, saan po? Goliath o Diyos? Diyos, sa likod ni Goliath, nandun po ang higanteng Diyos. Yan ang nakikita niya. Nakita niya yung mukha ng Diyos, may galik sa mukha ng Diyos.
tungo sa taong ito. Kaya ito po ang ano po, patotoo niya galing sa kanyang pananampalataya. Kaya sa tabi ni David sa panahon yon, may Eliab, yung kanyang kapatid na mas matanda, narinig ni Eliab na kanyang pinaka matandang kapatid nang siya ay magsalita sa mga lalaki, kaya galit ni Eliab na nagningas laban kay David. Kanyang sinabi, bagi ka lumusong ito? Kanino mo iniwan ang inyong counting tupa sa ilang? Nalalaman ko ang inyong kapangahasan, ang kasamaan ng inyong puso. Masama daw si David. Nasaan yung kawan ng ating ama? Dapat nandun ka na. Sapaka ikaw ay lumusong upang panorin ang labanan. Kasi si David, bunsok siya, kaya binabalewala nila si David. Kasi sinabi ni David, ano ba ang aking ginawa ngayon? Hindi ba ang salita lamang? Kaya, sinabi ng Diyos na doon po sa Unang Samuel chapter 16, verse 7, pinili ng Diyos si David bilang hari ng Israel sa pamamagitan ng propetang Samuel. Sa panahon yon, sa pananaw ni Samuel, mukhang bata lang siya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, verse 7, huwag mong tingnan ang kanyang muka o taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng paktingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon tumitingin sa puso. Hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng paktingin ng mga tao. Kaya, paano naman tayo? Dapat tayo din po ay tumitingin sa mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi gaya ng paktingin ng mga tao. Okay? Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Kaya, kumusta ang inyong puso ngayon? Kumusta po ang inyong puso? Kumusta po ang inyong puso tungo sa kanyang salita? Ngayon din, nandito po tayo. Para ano po? Upang makinig ang kanyang salita. Tama po ba? Kaya dapat meron po tayong hangarin sa ating puso tungo sa kanyang salita. Yung mga hindi ligtas po, wala silang mga hangarin tungo sa kanyang kaharian. Wala silang hangarin tungo sa kanyang banal na salita. Boring lang daw. Boring lang. Kaya yung mga makamundong iglesia po, yung mga simbahan daw, kanta lang kanta, no? Sayaw lang sayaw. Walang salita ng Diyos doon. Katapos may bigay-bigay lang. No? Meron pong mga relief organization na humingi ng tulong sa ating kapatiran. Pero yun, hindi po yun yung ating gaawin. Sila lang bahala, no? Yung mga church naman po, yung mga iba na peke, mo bigay-bigay lang daw. Yung turo nila mali. Wala sila, hindi ligtas. Kaya ano pa ang tinitingnan ng Diyos? Yung puso nila. Sa loob ng puso nila, walang kaligtasan naman. Yung panlabas, iglesia daw. May kusali mo, may signboard, iglesia daw. Yung signboard, hindi importante. Yung signboard natin nasira dahil sa bagyo. Yung signboard natin nasira po yung dahil sa bagyo. Kaya walang signboard, iglesia po tayo sa pananaw ng Diyos.
Dapat humihiwalay kayo sa kanila na masamang tao, ginagamit nila ang Diyos para sa kanilang pakinabang. Kaya, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya po, hindi po yung evangelization, may bigay-bigay lang. Okay po, humiwala kayo sa kanilang bagay. Pwedeng tulong lang, pero iba po yung ating ministry. Pwedeng gamitin yung mga pagkakataon lang para sa evangelization. Kung susunod sila, okay, pero hindi sila susunod, bahala na po sila yun. Kailangan palakasin lang yung espiritu nila. Kaya yung pang nagiging parang pagkakataon lang, parang naging kilala lang. Kung naging kilala po tayo, sa susunod naman, pwede tayong mag-invite. Kahit ilan sa kanila, kung maligtas, okay naman po, no? Kaya po, balikan po natin, 17. Chapter 17. Verse 31. Nang marinig ang mga salitang binikas ni David, ito ay kanilang inulit sa harapan ni Saul, siya ay ipinasundo niya. Sinabi ni David kay Saul, huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang inyong lingkod po ay hahayo, ay lalaban ang Filisteong ito. Sinabi ni Saul kabit, hindi mo kayang labanan ang Filisteong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa. Siya ay isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Si Saul naman po, may problema siya sa kanyang pananampalataya. Walang pananaw ng Diyos sa kanyang puso. Kaya sa pananaw ni Saul, hindi na ito kaya sa kay David. Kaya, kumusta po ang ating pananaw? Kumusta po ang ating puso? Meron ba tayong pananaw gagaya ni David o gagaya ni Saul? Kailangan natin surin yung ating pananaw ng mas maigi. Kayong puso ni Saul ay masama po sa pananaw ng Diyos. Verse 34 hanggang sa susunod na verse. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang inyong lingkod ay nag-alaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon, kaya oso, kinukuha ang isang gordero sa kawan, hinahabol ko siya, aking pinapatay, aking iniligtas ang gordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong, ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan ang pinapatay. Ganito pala si David. Kaya meron po siyang maliit na kawan, maliit daw, mga ilang mga tupa, pero dahil dito, kung dumating ng mga hayop, mabangis na hayop gaya ng leon, mooso, lumaban siya para sa Panginoon daw. Nakapatay ang inyong lingkod ng mga leon, mga oso, ang Filisteong ito na hindi tuli magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Kaya, yung kawan niya maliit lang kumpara sa buong Israelita, maliit lang po yun. Pero matapas siya sa Panginoon. Tapos, talagang sikapin niya ang tupari na ang kalooban ng Diyos sa pangitan ng kanyang maliit na kawan. Kahit maliit na kawan ito, matapas siya sa kanyang gaawin sa harapan ng Diyos. Kaya malita, kung dumating na leon, iwan na lang. Ano, leon, takas na lang. Hindi po ganyan. Talagang
hanggang sa makakaya niya. Natupad niya ang kanyang mission sa harapan ng Diyos. Kaya po yung mga kabataan din po, gawin niyo po ito lahat para sa kanyang kaluhatian ng Diyos. Tama po ba? Kung ligtas na po tayo, dapat iba na po tayo sa kumpara sa ibang hindi ligtas. Kaya kung estudyante po tayo, dapat masipag tayo sa ating pag-aral ng mabuti para tayo pa ay nagiging ilaw ng sanibutan bilang isang ano po, anak, bilang isang kabataan, bilang isang lahat. Dapat sikapin natin na hanggang sa makakaya upang tayo pa ay magbango ng mabuti para sa Panginoon. Kaya bakit tayo po ay naligtas sa pangitan ng dugo ni Kristo? Anong purpose ng pagliligtas sa amin, atin, para tayo po ay magbago? Tama po ba? Para tayo po ay nagbago. Kaya dahil sa yung mga kasalanan, nagawa po natin ang Panginoon Jesus ay naktusan sa cross. Kaya paano natin gumagawa ng kasalanan parehas? Katulad dati, paulit-ulit. Kahit nauna po natin kung ano ang sakripisyo niya dahil sa yung mga ating kasalanan. Tama po ba? Tama po. Naintindihan po? Kaya tapos, and tapos, dapat tayo pa yung magbago. Gaya ng sinabi ng verse na ito, siya po ay hanggang sa kanyang makakaya, kahit yung tungkulin niya ay hindi malaki, mo pagbabantay ng maliit na kawan, pero talagang hanggang sa makakaya niya, siya po ay naging tapat sa gaawin nito. Alinsunod sa kanyang kalooban. Kaya ito pang isang siguro sa pasimula pa lang hindi siya marunong, pero unti-unti naging marunong siya, no? Kaya ngayon yung pananampalataya niya ay ganito pala si David. Kaya nang dumating na ang panahong ito, nakita ng Diyos ang pananampalataya na lumaki sa puso ni David. Kaya ginagamit ng Diyos ang maliit na batang ito upang lumaban sa higanteng mandirikma. Gaya ng leon daw na pinapatay niya, mamamatay daw yung Filisteong ito na hindi natuli. Sinabi ni David, ang Panginoon ay naligtas sa akin sa mga kuko ng leon na mga uso, ay siyang maliligtas sa akin sa kamay ng Filisteong ito. Sinabi ni Saul David, ay ganun ba? Sige, umayo ka, samahan ka ng Panginoon. Kaya binigyan siya ng mga mga kalasag mo Kaya ipinasuot ni David kay David ang kanyang mga kasuotan, kanyang inilagay ang isang helmet na tanso, ang kanyang ulo, ang kanyang sinuotan ng siya ng metal na saplot, mga katawan, mga sandata po na may yari sa bakar, galasak, mga musibat, parang ganon. Ang problema, medyo medyo mabigat ito sa kay David. Mabigat po ito kay David. Kaya po, sabi ni David, hindi na ako makalakad na dala ng mga ganito po kasi hindi ako sanay sa mga ito. Inumat ni David ang mga suot, kasuotan, pandirigma. Hinahakwan niya yung kanyang tungkot, ang kanyang kamay, and pumili siya ng limang makikinis na bato mula sa sapa. Isinilid sa supok ng pampastor ng kanyang dala. Hawak niya ang tiador sa kanyang kamay, siya ay lumapit sa Filisteo. Dumating ang Filisteo, lumapit kay David, nakasama ng ang lalaking taga-Tarda ng kanyang kalasak na nasa unahan niya.
Nang tumingin na ang Filisteo, nakita niya sa David ang kanya hinamak siya sapagkat siya ay kapatan pa. Mapula ang pixie, ang may magandang muka. Sinabi ni Filisteo kay David, ano ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod? Nilait ang mga Filisteo si David. Halika, ibibigay ko ang inyong laman sa mga ibon. Anong sinabi ni David tungkol dito? Sinabi ni David, lumapi ka sa akin na may tabak, may maliit o malaking sibat, ngunit ako'y lumapi sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel, na siyang hinahamon. Kaya, tingnan po natin yung sitwasyon. Si Kuliat po, malaking ang katawan niya. Mabang sibad. May kalasak. May ano po? May katulong na siya din malaki siguro. Yung Kuliat naman ay si David naman, mali siya, no? Ngayon sabi din ng Biblia, tumatakpo siya tungo sa Kuliat nang mabilis. Kaya nandito po ang mga Israelita. Mga mata nila, nandito po. Nandito po yung mga Filisteo. Sinong nanalo, no? Kayo pang pananaw ng tao. Pero pananaw ng Diyos, ano po? Spiritual. Nandito po ang Diyos na may kalik. Kaya ang puso ni David ay kalugot-lugot sa Diyos. Kaya nang alam po ninyo, siya pa ay dumaik. Kaya sanay siya sa paglilingkod sa Panginoon sa maliliit na bagay noon pa, sa maliliit na bagay. Sanay po siya, no? Nang kabataan pa siya, sanay po siya sa paglilingkod sa Panginoon kahit anumang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dumaik siya. Dumaik siya sa sanibutan. Siguro pa simula pa, yung pananampalataya ni David ay maliit din. Maliit din, katulad ninyo, maliit din po siya yung pananampalataya, pero unti-unti yung lumaki na yung pananampalataya niya. Kaya gaya nito, tayo din po ay dapat lumaki, lumago sa ating pananampalataya. Kaya yung sinabi niya, lumapi ka sa akin na may tabak, na may maliliit, malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel, ang inyong hinahamon. Kaya, sinabi ng Diyos sa mga Israelita sa iba't ibang chapter, gaya ng Josue chapter 1 verse 7. Josue chapter 1 verse 7. Magpakalakas ka lamang, magpakatapang ng mabuti,
Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moses aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matakumpay sana saan ka man pumunta. Only be strong, very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Be strong. Be strong. Be strong. Very courageous. Sa loob ng kautusan ng Diyos. Kaya po sa ating Kristiyanong pamumuhay, saan po yung Panginoong Diyos? Saan po? Saan po yung Panginoong Diyos? Saan po siya? Dito po sa iglesia. Nandito po ang Espiritu ng Diyos. Diyos ng hukbo ng Israel. Nandito po yung bilang Espiritu dito sa iglesia ng Diyos. Ito po ang katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Sa loob ng katawan ni Kristo, meron pong kapangyarihan. Kaya dito po tayo, kaya yung nakikita ni David ang katawan ng Diyos. Sino ang mas malaki? Yung katawan ni Goliath o katawan ng Diyos? Sino pang mas malaki? Yung katawan ng Diyos o katawan ni Goliath? Siyempre ito, mas malaki na, no? Mas malaki. Kasi dahil ito medyo maliit po yung whiteboard, hanggang dito lang yung Diyos. Siyempre hanggang doon siya doon. Kaya Hebrews chapter 10 verse 35. Kaya huwag ninyong takuin ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimbala. Do not cast away your confidence. Huwag ninyong itakuin ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimbala. Kaya bakit dito lang sila? Kasi hindi pa nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Kaya dati po, yung meron pong nang dumating ako sa dating yung church, meron pong isang pamilya. Meron silang mga sari-sari store, meron silang kanyang sariling negosyo konti. Yung sari-sari store nila medyo malaki po sa lugar nila. Kaya maraming tao pumunta doon. Kasi medyo malapit po yung sari-sari. Medyo malaki din. Kaya yun ang isa pang pangunahing negosyo nila. Kaya yung ginagawa nila, ligtas na naman po sila. Gusto nilang umaten. Ang problema, yung negosyo niya. Kasi Linggo po, malakas yun. Tama po ba? Malakas po ang negosyo sa Linggo. Kaya yung gusto niya, gusto niya ding umaten, kaya yung pang nangyari, palit-palit na lang. Kaya yung mag-asawa naman po sila, ngayon Linggo, sino ang nagbantay? Brother. Yung asawang lalaki, nagbantay ng sari-sari store, no? Kasunod naman, yung asawang babae, yung sister po ang nagbantay, yung lalaki, attend. Ngayon week, attend naman yung sister. Next week, palit. Next week, palit pa ulit. Naintindihan po yung basta mo kahit pa paano, gusto pa rin nila, kaya yung pang ginawa nila sa halip ng absent talaga, no? Bakit po ganon? Kasi dahil importante daw. Tapos pangalawa, ito pang sa totoo lang pinakapangunahing dahilan sa kanila, impossible po ito sa Diyos. May imposible pala sa Diyos. Kaya kailangan bantay doon.
Kaya sabi ko sa kanya, Brad, ano po, bakit kanon? Tuloy-tuloy na lang po kayo sa Linggo, kayong dalawa lahat, kayong pamilya lahat. At tutulungan naman ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Bible, hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Yung mga ibang kailangan, pawang idirakta sa iyo. Bakit kailangan tulong ng iba? May bigay daw. Bakit kailangan mga bigay ng iba? Nasaan yung Diyos mo? May mo konting tulong po sa church, paminsan po yun, paminsan, no? Paminsan, dahil sa mga kakaibang bagay, mo gaya ng typo audit, parang ganon. Pero kadalasan, bakit kailangan po, no? May bigay naman mula sa Diyos ng direkta. Kaya, araw-araw, sa totoo lang po, tinatanggap nyo yung maraming bagay mula sa Diyos. Araw-araw. Tinatanggap niyo, basta buhay pa kayo, yung mga iba naman, patay na naman. Yung iba naman, patay na naman. Basta buhay pa kayo. Basta may ano, kahit papano, meron po kayong mga ano-ano man. Saan galing po ito? Sa Diyos. Tandaan po natin, hindi mula sa inyo yan, mula sa Diyos. Yung lahat ng bagay na sa atin, sa Diyos. Tama po ba? Doon po sa nanggagaling. Magtrabaho ako, pastor? Magtrabaho ako kaya? Meron akong kita? Hindi po. Dahil pinayagan ng Diyos, kayo po ay magtrabaho, kaya meron po kayong kita. Kung hindi pinayagan niya, kukunin niya. Kung walang permission, hindi kayang mabuhay kahit isang segundo. Tandaan niyo po, inyong tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos, may tako siya sa Diyos, hindi sa tao. Kaya, kung makikita po ba, hindi dahil sa inyong trabaho, yung trabaho po, obligasyon lang, kayo may trabaho, kung ayaw ng Diyos, lahat ng kinikita nyo, kukunin ng Diyos kaagad. Madali lang sa kanya. Naghintay lang siya. Ay, medyo bata pa siya sa spiritual. Hintay na lang muna. Then, konting ano po, mga ginawa ng Diyos para sa kanilang buhay. Unti-unti para naintindihan nila kung ano ang tamang paraan. Kaya po, huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Pagtitiwala sa ano po? Sa ating sarili o sa Diyos? Sa ibang tao o sa Diyos? Na may dakilang gantimpala. Kay Hebrew chapter 13 din po, verse 6. Hebrew chapter 13 din po, verse 6. Kaya, panatak nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako magatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Walang anuman. Ang Panginoon ang aking katulong. The Lord is my helper, I will not fear. What can men do to me? Kaya po, sa pananaw ng tao, dapat sino ang nanalo? Dapat sino ang dumaig? Kuliyat, syempre, 100%. Sa pananaw ng tao, dito siya dapat 100%. Maliit lang naman ito. Sa pananaw nila. Sa pananaw din nila. Pero sa pananaw ng Diyos, dito siya 100%. Na may pananampalataya, no? Kaya ito po ang actual. Ito po ang actual po ito, actual. Ito po ang katotohanan. Ito po ang realidad na may Diyos. Realidad po ito, realidad.
Kaya lahat ng mga ginawa ng tao ay walang kabuluan ng mga walang kabuluan na walang pananampalataya sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay dumaik sa sanlibutan noon pa. Kaya po, si Haring David, nagiging dakilang hari ng bansang Israel, bansang Diyos, ay yung bansang Israel naging malakas dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng Diyos, nagtampuan ko na ang taong ito. Nagtampuan ko na si David, isang lalaking kinaluluktan ng puso ko. Kaya po yung patotoo ni Haring David ay totoo talaga. Ito pa ang actual. Yung mga iba naman po, spiritually, bulak po sila. Bulak. Yung spiritual ni bulak, kahit meron po silang pananaw sa mata nila, bulak pa rin sa pananaw ng Diyos. Bulak pa rin. Kaya po, tandaan po natin, tayo din po ay dapat nasa kalooban ng Diyos. Huwag kang liliko sa kanan o kaliwa. Dito po tayo tuloy-tuloy kasama ng Diyos. Kung ganon, tayo din po ay dumadaik sa sanibutan sa pangitan ng pananampalatayang ito. Kaya paminsan, yung mga nakikitang bagay sa palibot natin mukhang mas malaki. Malaki po yun, kaysa inyo. Sinong mas malaki, Goliath o David? Siyempre, Goliath po, no? Sinong mas malaki, Goliath o David? Goliath, malaki yun, siyempre. Pero kung nasa Panginoon po tayo ng dakila, walang impossible sa kanya. Kaya kung meron pong isang mabuting Kristiyano, mabuti siya, mabuting Kristiyano, masipag, mabuti. Meron pong masamang espiritu dito. Kung meron po silang giyera, sino ang nanalo? Yung mabuting Kristiyano o Satanas? O ano po, yung masamang espiritu? Sino ang nanalo? Mabuting Kristiyano? May konting trick po ito, may konting trick. Kung kahit mabuting Kristiyano, kung mag-isa lang siya, syempre, hindi siya nanalo sa giyera na ito kasi kung mag-isa lang siya. Pero kung tuloy-tuloy siya sa Panginoon, sino ang nanalo? Ang Panginoon ay nanalo sa giyera na ito, tayo pa ay kasama ng Diyos na lang. Okay po, naintindihan po ba? Kaya sinabi ng Bible, ako ang dumaik sa sanibutan. Hindi tayo po, siya po ang dumaik sa sanibutan. Tayo naman po, naging bahagi ng katawan lang ng Panginoong Diyos sa loob ng katawan lang, sa loob ng Panginoon lamang. Kaya dito po tayo tuloy-tuloy. Yung hukpo ng Israel, sa loob ng hukpo ng Israel, nandun po yung Panginoon. Ngayon sa pagtitipon ng banal na Espiritu, nandito po yung Panginoong Diyos. Kaya paano? Tuloy-tuloy po kayo sa fellowship, tuloy-tuloy po kayo sa pagtitipon. Kung gano'n naranasan nyo po unti-unti, kagaya ni David, yung kapangyarihan ng Diyos, kaya naging maluhating anang ng Diyos tayo na may pananampalataya, kagaya ni David. Okay po. Kaya hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Naunan po namin na kayo pa ay dumaik sa sanlibutan, and tapos binigyan tayo ng Diyos ng inyong pananampalataya sa atin. Pinaram po natin yung mga lesson sa mga talata tungkol kay David. Kaya yung puso niya ay kinaluluktan ng puso ng Diyos.
Kaya umasa po kami na tayo din po ay naging kagaya ni David para tayo din po ay kalugod-lugod sa inyo sa pamagitan ng aming buhay. Kaya pakikigabayan niyo po kami sa pamagitan ng inyong banal salita patuloy-tuloy para tayo po, tayo, kami din po ay lumalago sa aming pananampalataya. Kaya po yung lahat ng mga ibinigay niyo sa atin ay salamat po Panginoon sa lahat ng ibinibigay niyo sa atin, sa amin hanggang ngayon. Tapos maraming salamat din po sa inyong pagbibigay ng banal na salita para magkaroon kami ng pananampalataya na tunay sa inyong harapan. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.